sở hành chính của bác sĩ Lý Kỳ. Tại đoàn thì đang tách các biển bàn của năng dịch của Lý Kỳ sở hành chính bằng cái bác sĩ Lý Kỳ. Còn nếu mà có bác sĩ Lý Kỳ thì là một party secretary dùng là cả quân ông bằng lý sạc sĩ ông của ông kia vừa là dissemination được xuyên của flowchart kung saan po ang ating exercises nagsimula na dumating ang ating pang-airplane po ng Philippine Airlines at galing po sa international flight at doon po nagsimula na pagbuksan ang cargo para po ito ay ibaba po sa ating tarmac. Kasabay po niyan po ang pagbibigay po ng clearance ng ating Bureau of Customs kasama po ang iba pang agensya at speed na naking nangigil ng 1,000 piso sa NBI clearance applicant arestado. May report si Moira Encina. Uli mismo sa loob ng NBI headquarters sa Maynila ang lalaki nangigil sa isang NBI clearance applicant ng 1,000 piso. Ikinasan ng NBI Special Action Unit ang entrapment operation sa suspect na si Mark Endayo Cabal matapos ireklamo ng biktima na extortion. Ang sa biktima, inakala niya na empleyado ng NBI si Cabal na nasa labas ng NBI clearance building dahil nakasot ito ng NBI voucher, kaya pinagtanong niya ito kung saan kukuha ng NBI clearance. Inalokan niya siya ng Cabal na tutulungan sa pagkuha ng clearance. Matapos ilang saglit, sinabi ni Cabal sa biktima na makaraang i-check records ko sa NBI ay mayroon itong pending drug case at arrest warrant laban dito. Binantaan ni Cabal ang biktima na aresyon ko ito kung hindi magbibigay ng 100,000 piso. Bumalik sa sunod na araw biktima para ibigay ang 40,000 pesos kay Cabal. Hindi nasagal ang sospek kaya patuloy na binalaan ang biktima na hindi lang itong kukulo kung hindi maaari mapagal pa sa kanyang pagkakasangkot sa iligan na droga. Kumingin naman isang linggo ang biktima para makakalap ng karagdagan 6,000 pesos. Lumapit na ang biktima sa NBI para maghain ng reklamo laban kay Cabal. Ito ay pinasa ng NBI operasyon para mahuli ang sospek na pumayag na kukita sa biktima sa parking lot ng NBI headquarters. Agad pinakit ng mga tauhan ng NBI staff si Cabal matapos nagapin ang entrapment money. Nakumiskay mo ng sospek ang tatlong plastic na shade na lalaman ay ulan na droga. Nabating pa ng NBI na may mga reklamong rubber extortion at estafa laban kay Cabal. Hingar pa sa ikos proceeding sa fiskal ng sospek kung saan sinapahay ito ng mga reklamo. RA 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa ating parang news bullet, nangako si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na higit pa sa protesta ang gagawin ng bansa kung magkakaroon ng insidente dahil sa bagong batas ng China kung saan pinapayagan Coast Guard ito na paputukan na ang mga dayuhang barko sa inaangking lugar gaya ng West Philippine Sea. Wala nang naghain si Locsin ng diplomatic protest laban sa China at inilarawan ang bagong Coast Guard law bilang verbal threat of war sa 5 bansang lalabag dito. Samantala, pinuburan ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang paghahain ng diplomatic protest ng bansa sa Coast Guard law ng China. Ayon kay Carpio, makakapaghahain lamang ng kaso sa UNCLOS laban sa China kung napaputukan na ng mga sundalong Chinese ng barko ng Pilipino sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Carpio na paglabag sa UNCLOS at United Nations Charter ang bagong batas ng China. Abangan, 153 hog racers na kinabawan na at makilala sa North Cotabato na katanggap ng ayuda. Nagabuhay ng mahap. So nagpapaklo, ikaw, pop. Inisa-isa.
pinasa ng NBI-NCR at ng Municipal Agriculturist na mga stockyard at babuyan sa Santa Maria, Bulacan kaninang umaga. Punso dito ng utos ng Department of Justice na imbestigahan kung sadyang iniipit ba ang supply ng baboy kaya tumaas ang presyo nito. Sa isang stockyard, mahigit 100 na nakitang baboy. Paliwanag ng tauhan, hindi nila ito iniipit. Wala raw gustong bumili dahil matumag ang benta sa palengke. Matras po yung mga bayan namin. Bakit po ng bayo namin? Ano sinasabi nila sa inyo? Mataas po yung presyo. Kung wala kayong makanap sa lugar na pagbentahan? Opo. Gamit sa to kami, sarili natin na lang po yung Making ang mga retailer ay umaalma sa price ceiling na ipinatupad ng pamahalaan. Dati raw, nakakabili sila ng baboy sa halaga 120 pesos per kilo. Ngayon, aabot na ito sa 205 pesos per kilo. Malaki ang puhunan dahil galing pa sa Visayas at Mindanao ang supply ng baboy. Bukod sa gasto sa transportasyon, minsan may namamatay pa sa biyahe. Kaya naman bumalugi kami, kaya mas mabuti nang huwag na muna magtinda. Sa ngayon, natatakot pa rin magpalaki ng baboy ang mga hog farmers sa Bulacan dahil nandun pa rin ang posibilidad na makawaan ng African swine fever. Parang dadalawa na lang po ang pelaga dito. Dati lahat to, pagpasok mo, iba yung amoy. Amoy na amoy mo yung baboy, na yun na yung pera. Ngayon po wala akong maamoy. Ay naman sa NBI, bubusisiin nila ang mga record ng mga baboyan para malaman kung nagtutugma ang kanilang mga sinasabi. Para malaman namin yung follow the train kami, malaman namin saan napupunta yung mga baboy na lumalabas dito, kung iniipit pa para hindi makarating sa merkado. Sa ngayon, masyado pa rin maaga para masabi kung may sabuatan sa presyo at supply ng baboy. Pero nakatakda sila magsumite ng report sa DOJ matapos nila mangalap ng impormasyon. Kumawat, ABS, DNews. Physical instructions sa SSS, nawala dahil sa haba ng pila. At isang ATM transactions magkakaroon ng dagdag sigil. Nagbabaga! Tofu is extremely low in fat, containing high amounts of protein, calcium, and vitamin E. And good po talaga siya for alternative to meat po talaga. Ang total price nito, 160 pesos. Good for 3 to 4 persons na. Halos 3 taon ng vegan si Chef Tuesday. At hindi niya raw ito pinagsisisihan dahil nakakatipid na healthy pa. Number 1 yan, gulay. Kasi po syempre, kailangan maging healthy sa panahon po ngayon ng pandemya. Nagpapalita mula sa Frontline, Lynn Olivario, News 5. Susunod, abogado sa Amerika na sumabak sa virtual hearing naging puting. Huwag bibigil, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. Why don't I cut my hair? Because I don't worry about damage. When I use my new shampoo and conditioner together, new Pantene Long Hair Solutions. For two times. Ang kinaglobin ko outside, kinahealthy din inside. Dahil ang beauty, that let my immunity. Myra is pure vitamin E. A powerful antioxidant that helps boost our immunity as it helps keep our skin healthy. Sa 12 pesos every day. Yan ang totoong kinaganda ng Myra. Hindi nila ako natatanggap bilang isang ina. I am only your wife. Bongga, bongga! Mama John! Ganyan ang ating hotel. Tama si Tom. Tama ang husay! Sorry, Clara. Tama na. Catherine is staying. Okay? Malinaw yun. Sooner or later, tatanggapin niyo siya. At hindi niyo siya marirespeto bilang isang ina, respetuhin niyo siya bilang isang tao. Catherine is staying. We have to move forward as a family. Okay? Inday, ituro mo kay Ma'am Catherine ang lahat ng ginagawa ni Ma'am Ruby para sa mga anak namin. Ladies and gentlemen, please welcome the late Cricket Step.
na. Oh, okay, ilingin na natin dito at punta tayo ng dalawa pa. The way Naomi and Serena are playing at the moment, Ash as well, those are definitely the top
got one more.